Hello everyone! Welcome back to our channel and for today's video ay ating pag-uusapan ang 5 mistakes sa pag-aalaga ng aglonema. And guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay pa-subscribe naman and pa-click ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So guys, ayan nga po, ang first mistake natin ay takot mag-cut or magputol ng ating aglonema. Bakit mas maganda na i-cut natin or putulin natin ang ating aglonema na mother plant? Kasi po, the more na kinat natin ang ating mother plant, nagkakaroon po yan ng mas maraming suhi ang ating aglaw. At meron po ako ditong example na ipapakita sa inyo. Ayan. Ito po yung aking si butterfly. Kung mapansin po ninyo, ayan, meron po ako dyan pinagputulan ng aking mother plant. Nung ikinat ko po yan, is nagkaroon siya ng mas maraming suhi. Ayan, meron pa ditong tatlo. Ito pong naging suhi niya ay bali, 5 po ito. Kung napanood po ninyo yung aking vlog kahapon, ayan, meron ako ditong tinanggal na 2 suhi. So, halos meron po siyang 5 suhi. Kaya guys, huwag po kayong matatakot na ikat ang inyong aglaw kung mas gusto ninyong mas mapabilis ang pagdami ng inyong aglonema. Kasi po, yan po yung pinakang the best way or pinakang best na way para mas mapabilis maparami ang inyong aglaw. And ayan nga guys, ang next natin ay lack of sunlight. Lack of sunlight guys ay kulang sa araw. At kapag po ang ating aglaw ay kulang sa araw, dyan po pumapasok yung maliit ang dahon ng ating aglonema. Kung mapansin ninyo guys sa inyong mga aglonema, kung kayo ay isang plantita, kapag po ang dahon ng inyong aglaw ay maliliit, yan, dyan po ninyo pansinin na siya ay kulang sa araw. Kaya po mas okay na ilipat ninyo siya sa part na siya ay maaarawan kung gusto ninyo mas lumaki yung kanyang dahon. At ayan nga po, at least ang inyong aglonema ay meron siyang 4 oras na nakadirect sa init. At kung filtered naman po yan, ay at least 6 hours. And ang ating pangatlo naman po ay overexposure. Ayan. Bakit kailangan natin iwasan na overexposure ang ating halaman or ang ating mga houseplants? Kasi po kapag na-overexposure yan, ayan, dyan po pumapasok na yung kanilang dahon ay nag-fade. Kaya kung mapansin niyo po diyan sa inyong mga houseplants, ayan, kung kayo ay meron kayong isang halaman na kulay red siya, tapos kung mapansin niyo siya para nag-light, ayan, diyan po nangyayari yung nag-fade yung kanyang kulay. At kapag po siya ay na-overexposure, ayan, medyo matagal po siyang lumaki. Kaya hindi po ganun na inire-required or sinasuggest ko sa inyo na mas maganda i-expose ninyo ang inyong halaman sa init. At ang pang-apat naman po ay overwatering. Ayan. Kapag overwatering naman po ang ating halaman, ayan, dyan po nangyayari na ang ating halaman ay namamatay or natetegi. Kaya dapat po iwasan natin na ma-overwater ang ating halaman. Kaya po kung kayo ay magdidilig, ay at least i-make sure ninyo na ang inyong potting mix or inyong didiligan ay tuyo na po. Kaya kung kayo po ay nag-e-schedule ng pagdidilig, halimbawa po nag-schedule kayo every week sa inyong pagdidilig sa inyong halaman, hindi po maganda na nag-e-schedule ng pagdidilig sa halaman. Kasi po may times pa rin na schedule na ninyo ng ididilig sa inyong halaman pero yung inyong didiligan at yung kanyang potting mix ay basa pa. Kaya mas okay pa rin po na magbe-base kayo ay sa potting mix ng inyong halaman sa inyong pagdidilig. And ang last po ay hinahayaan natin na magkaroon ng flower ang ating aglonema. Ayan, kaya kung may pansin po ninyo ang inyong aglonema ay mayroon ng flower ay i-cut nyo na po yan agad. Kasi dyan po nag-i-start na nagiging leggy ang ating aglonema. At kapag po nagkaroon na ng flower ang ating aglaw, ayan, dyan na po nag-i-start na lumiit yung mga next na dahon ng ating aglaw. Kapag po hindi ninyo tinanggal ang flower ng inyong aglonema. Kaya po, kung gusto ninyo na mas lumaki yung dahon ng inyong aglaw, ay ikat ninyo po kaagad ang flower ng inyong aglaw bago pa man magkaroon siya ng next na dahon. At ayan nga po, sana po ay may natutunan kayo sa aking konting na i-share.
at sa aking konting kaalaman. Disclaimer lang po, yun lang po ay based sa aking experience sa aking pag-aalaga ng aking mga houseplants. So guys, ayan, dyan po nag-e-end or nagtatapos ang ating video for today, and see you next video!